di-living tayo tapos nagrarating yung mga katawan natin. Sabi po ng salita ng Diyos, pagdating ng Panginoon, mag-gather po yun ng Lord. Ang spirit, body, and soul, intact po yun kung holy and blameless po tayo. Kaya, hindi hayaan ng Lord na ang katawan natin na agnas ay hindi may babalik natin. Kasi kahit po yung mga accident dito mga dagat, yung mga kinaya ng mga pating, iluluwa lahat ng mga pating yun. Kahit inano na nila, dinumi na nila, i-gather ng Lord yun. Ganon ka makapagalian ng Lord natin. Amen! So, tayo po ay spirit, soul, and body. Or spirit, body, and soul. Hallelujah. Hallelujah. Ang tunay po na ikaw ay espiritu. At ang espiritu mo ay nag-possess ng kaluluwa. Yun yung sentence po natin, di ba? Kaya palagi po natin pinapaalala yan. Na tayo, ang espiritual na nag-possess ng kaluluwa, ang feeling, ay nananahan sa katawang panlupa. Ang gusto po natin puntahan sa Genesis chapter 2, verse 7. In the beginning of the creation of mankind, this is how God created man. Genesis 2, verse 7. In Genesis 2, verse 7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breath of life, and breath in his nostrils, the breath of life, and the man became a living being. So, pinorn po tayo. Galing po tayo sa alikabok. Gaya nung pot, nagiging clay po yung pot, bago sa naging pot, clay po yun. Ganon po tayo, kaya po tayo inaham din sa anong clay. Tayo ay dust, alikabok. Yung inapakarating lupa, galing tayo doon. Tapos, nung hiningihan tayo ng Diyos, nagkaroon tayo ng buhay. Kasi nagpupulis tayo ng soul na yun. Yung katawan na yun, na lupang katawan na yun, tingnan mo, isipin mo ba naging katawan, naging lupa itong katawan ito? Kung, sige nga, pisilin mo yung lupa kung masasaktan ba? Ibang klase ang buhay ng lupa ngayon na inapakin natin. At ibang klaseng buhay ng lupa tayo. Special tayo na hininghan ng Panginoon. At ang lupa inapakin natin, gaya dun din tayo ng galing, pero meron lang sa kaibang binigay ng Panginoon natin ang kanyang espiritu. Amen? So, importante tayo, ano? Importante pa tayo. Dahil kung nalangin tayo sa lupa, ako ngayon, napakapakan tayo. Amen? Sino po nakaranas na inapapapakan tayo? Ay, nakaranas tayo niyan, amen. Maraming mga karelate. Yan, exciting. Exciting na. So, ngayon, alam na natin na galing tayo sa alikabo, sa lupa. At tayo'y binibuo na tatlong parte bago tayo mabuo. Kaya po, mayroong born again experience dahil ang unang namatay sa atin yung spirito natin, di ba? Dahil ang pangako ng Lord sa 2 Corinthians kanina, as 1 Thessalonians, na gusto niya whole tayo, buo, walang kulang noon. Spirit, soul, and body. Di ba, brother Manny? Yan. Pag wala si sister Rona, hindi buo si Manny. Di ba? Abo. Amen. Kaya din si sister Mau, hindi siya buo pag wala si brother Manny. Amen. Upisa natin sa spirit. Ito kasi ang unang nag-break sa atin. Before you experience brokenness, we first experience the brokenness in spirit. Shall we go to Genesis chapter 2, verse 16 until 18? Amen. Amen. Hi, Sister Marian. Hallelujah. Okay, shall I read it? And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. The Lord God said,
it is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him. I will make a helper suitable for him. Di po katulong ha, mga asawa. Kaya dito sa rin, parang balance. Yan. Sabi ng Lord dito, kanina na rin minimitinig ko, natatawa ako eh. Kasi, sabi ko, Lord, totoo nga yan, ano? bago po magkaroon ng brokenness, before we experience brokenness, there always has to stand a command or a law before you break something. Amen? When your mother says, at 8 o'clock, you should sleep. Or in the province, especially in who are from the province? I came from province. And in our province, at 6 o'clock, all the children have to go inside the house, eat the dinner. At 7 o'clock, we have to sleep. Amen? So, I think almost everybody's experienced it. But, because of curiosity of children, when they came from school, they bought something from school that we really want to play with it. So that's the time we play. When the lights off, you have your solitary life there with your brother or your sister or you alone playing with it. So we break the law. We break the command of our parents. That is why there is brokenness. So, the inventor of brokenness is who? Adam. He was the one who disobeyed God. He broke the command of God, the Almighty. And when he said here, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Before, back up, when they took us on 17, the Lord commanded Adam, not Eve. Adam. The Lord commanded Adam not to eat from the tree of knowledge of good and evil. But when you go to Genesis 3 chapter 6, Genesis 3 chapter 2, and chapter 3 verse 2. The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden." But God did not say, "You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." Sabi ng Lord, "Eat lang, hindi lang touch." Pero mali kasi ang relay ni Adam eh. Oh, amen, ha? Because men are given instructions by God. Adam was being given an instruction from God. But when he relayed it, because of lack of communication during that time, I think, he did not relay it to Eve the way God relayed it to Adam. So, it says it for us, we continue, "You will naturally die," the serpent said to the woman. "For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, so we will stop there. That is why I remember Bishop, because the specialty of their calling is to recover servants of God, man and woman of God, and the men and women of God in the church, they will be the one to download it to the congregation. So they always told us that husband and wife must be together and must have proper and good relationship, especially in terms of communication. Because communication, right communication, is the foundation of good relationship. Amen? Because if one word is twisted, then you're in trouble, man. Because women are good in straightening up the right word.
So,